Today, you know what? I did not cook. It's my husband who cook all these things and all these foods. Ito yung kanyang niluto, cornbread. Pagbaba ko, kanta ko ng kanta sa itaas. I'm singing on the second floor. While he is cooking here on the first floor. Ito na yung naluto niya. Cornbread. Ayan. Ano ito ay? Mga beans at smoke, what is that? Ham hocks. Smoke ham hocks. Yung ham hocks, yung bahi pata ng baboy sa atin. Pata ng baboy na smoke pata. And then she had this organic sweet potato. Yep. And I think you also have, what's this? Turkey. Yep. And he has a turkey yan, at ito ay short ribs, mga ribs yan ng vaca. I will show you the vaca. Ito siya, yung ganyan ng vaca ba? Maitim siya, no? Kasi ginbit niya ito. Nakabit. Oh, yan, nasa... Oh my God, I cannot remove this. Yan, no? Short ribs. Ganyan siya, guys. Ganyan siya, oh. Okay, matanggal naman ang kuwan sa kahumok. Ayan, these are short ribs, which is so yummy. But, hinay-hinay lang tayo sa kain yan. Short ribs yan, super sarap yan. Ayan, super lambot. At this is a turkey. So now, let's eat! I will make a plate of food for me. Hello guys, kain tayo. Today is Sunday. Sunday here in America. So, Sunday evening in the Philippines, dito Sunday in the morning. What is that? November 30 today? 31. Today is 31? Oh! So, morning in the Philippines, it's already All Souls Day. It's like Halloween. Ito nagluto, si asawa nagluto niyan. Nagluto siya ng short ribs. Ito mga ribs ba na masyadong malambot? Ayan o. Yan, in-oven niya, super lambot. Then, mayroon siyang sweet potato, my dear. Mga sweet. Tapos, mayroon siyang ham hocks na mayroong string beans. Ham hocks is like pata sa atin, yung pata ng baboy na smoke. Tapos, nilaga niya. Sa amin, nilalagyan namin ng kadyos. Yung smoke pata. And then, there a turkey. Turkey. Ang dalaki ng turkey. Pabo ba yun, no? Pabo yung turkey. And cornbread. Siya nag-bake niyan. So, ako naman, meron akong dilata or nakabottled na okra pickles. Maasim yan, guys. Maasim na. Parat-parat na. At Sarah? At Sarah na okra. Pao na po ta, guys. Laway na po. Okay, ako sa baho, lemon. Okay. Long sleeve, kahirap naman itong mga malamig ang panahon. Ay, punoy tapanay tayo, long sleeve. Ay, Diyos ko. Nagpaayos si Lola Bilay kahapon ng buhok. Oh, yan na. Alam nyo, magkano bayad? $200 yun. $200 ko walang sukle. Kasi, ay, sobra pa. $300 pala. Kasi, ang buhok, is 180. Tapos, ang manicure pedicure is 30. Ano? Pedicure lang, without manicure. Then, ang pagkukuha ng kilay, somewhere out there, is 25. $1,000 ang ₱1,200. Kaya, yung $300 mo, pag-uwi mo, oh, ihanigan ko na naman, guys. So, chick. Yan. Bawas taba. Pero alam mo, mas safe pa itong taba ng baka kaysa baboy. Kasi yung taba ng baka, makukuha mo siya. Yung bang, nasisiparate siya sa laman. Yung taba ng baboy is universal. Universal yun, nakasiksik sa lahat ng laman ng baboy. Andun yung taba. Sumisiksik siya. Kaya hindi mo siya basta mahihiwa, ganyan. Pero ang baka, nahihiwa mo yung taba. Nasisiparate mo siya sa unod. Pero, ayan, tulad niyan.
Tulad niyan, kakain ka. So, this is the taba. Hmm? Pwede mo naman tanggalin yan. Kainin mo lang yan, no? Taba, o makikita mo yung taba. So, you remove the taba. Remove mo kasi siya. Ma-remove mo siyang ganyan. Di tulad ng baboy na hindi mo ma-remove. Hindi mo ma-remove yung baboy, guys. Kung gusto mo maglaga ng baboy, ilaga mo yun. Palamigin mo siya, tapos ilagay mo sa refrigerator sa gabi. Kinaumagahan, lilitaw yung mga taba sa itaas yun. I-scrape mo yun, kuhanin mo, itapon mo, bago mo ilaga ulit at isigang. So at least, nabawasan yung taba. Kasi lilitaw siya. Pero ito, mataba siya, so kuhanin natin ang taba. Yan, baka kasi, pag unod-unod siya, yan o. Ika lang ha. Inspeksyon tayo ng taba. Yan. Yan. Ali is turkey. Buto ng turkey. Oh. Ang turkey is healthy. Yan. Wala siyang taba. Puro na. Yan. Kain tayo ng okra. Na pickles. Parang wala yung sumo. Yung umay. Slug. O, grapes na lang. Bakit kaya kumay tunog pag kumay? Pasensya niya, kamo kumay background ng ubo yung ako. Maya-maya siya nasasamid. Grabe ang baka. Baka siguro ito na pang Switzerland galing. Kasi malinam-nam. Pero gusto kong kainin na baka. Yung baka ba nag-iihaw sa bukid? Kasi pure, ano yung kinakain eh? Pure. Damo. Ayan, may string beans na malambot, oh. They're laughing at me when I cook, when I eat. Paano naman kasi kung hindi ako ang luto ng luto, ito naman isa luto ng luto. Ay, naku, Diyos ko. Pareho kasing marunong luto. Pag nagluto ako, hindi naman siya nakikialam. Kung magluto siya, hindi ko rin siya pinakialaman. Kain na lang ako. Diba? Sarap ng kamote kasi organic, hindi yung pinakadilaw. Usually kasi yung ginagawa niyang sweet potato is dilaw. Dilaw na parang itlog talaga na kamote. Ito, nakakita kami ng organic na kamote. Organic ito ng kamote, parang Asian kamote siya. Ayun. First time niya nagluto nito. Medyo, ang ano kasi ng American kamote, super dilaw na po, super lambot. Ito naman, yung sa atin, medyo may tigas-tigas, konti na malabo. Ang kamote niya dyan. Kasi kanila, ang kamote nila, dilaw, naman lambot, mabasa. Ang sarap. Masarap sana yung pata. Oh, bro, ayoko na lang ng pata eh. Ito na atin yung mong taba, oh. Ang pata is super. Grapes. May grapes ako lagi dahil alam mo, nawala yung mga yung umay-umay sa baba. Ba mo? Whatever. Usually, pinyang gusto ko. Na nasa side lang. Lagi ng pinggan ko. Pero walang pinya. Hindi nakabili. So, crepes. Mm-hmm.
Sarap ng okra. Maano sa maanghang konti, maasim. Gamay. Kunting alat lang. At sara nga, buong okra. Yung sa asawa ko, yung kanyang pickles is kuan jalapeno, yung malalaking sili. Malalaking sili na atsal, ang jalapeno na sili ng Mexico na pickled. Yun kanya. Sa akin naman is okra na pickled. Maasim. Eh, kung naman yung sili niya, sobrang nang. Sa kanya, at Sara din. Sili. Malalaking sili. Pero tinubukan ko, masarap sana, pero super anghang. Pero yung housekeeper namin, grabe makakain yan. Anghang na yan. Kasi Mexican eh. Kung hindi. Ito oh, asim, okra. At least fiber. Sus, ang tambok eh. Tiyan pa. Makita, ginako ang tambok. I will get. Ako man ko na ginaputos, oh, naro. Where is that? Yeah. Dami man ko siya nanam, pero bawasan lang po. Tambok. Labay ng tambok. Pahit, pahit. Wala pa naman tayong maintenance, wala tayong mga ganyan, dahi-blad pa. Kaya ingat, ingat. Parang ano siya oh, hindi makikita yung noo. Nung video, aray. Ay, nag-slide. Nag-slide sa lamisa kasi wala naman akong ano. Hindi yan tripod, sinasandal ko lang siya sa... Ay, isang cellphone. Ayan, kagulo. Ayan! Aslam! Ano to? Turkey. Walang problema ang turkey. Webs. Yung bread ko din, galaw. Busog na ako. Kasi mababa yung cellphone. Nasandal ko lang siya sa laptop. Ganyan. Dapat malapit. Pero kung ipatayo ko yung cellphone, malaki yung tao. Makukuha mo lahat, pero ang tao naman liit. Pinababag ko siya. Alam mo ay tapos na. Tapos na akong nag-video. Inunod ko ulit dahil hindi pala naka-on yung camera. Sabi ko na bye-bye. Off na ako. Pagtingin ko, hindi pala naka-on yung camera. Kita mo yung kabuang talaga. Yung sinabi ko, yung ang likod ko ay may laro na ano, football. Yung favorite na laro ng mga kano. Pero pinapatay niya rin dahil nag-video ako. Katara walang copyright, so walang sound. So, ayun, pinapatay niya. Kasi dito sa kusina, kakain ka, may TV, nanonood siya, naka-on din doon sa, ano, sa living room niya. Dito siya kain. Ayan. At ang sinabi ko doon sa mga nag-sub, kasi maraming gaya. Kasi kung minsan, kunyari, pagpasok mo ng LS, 120 yung sub mo. Tapos may naglaro, na suma, nag-LS na 20. Pagkatapos ng LS, alam mo kung ilan ang nadagdag? Mga 5, ito lang. So yung 30, hindi yan sila dumikit. Kumuha lang ng sub mo. Kumuha lang, kinuha niya lang yung sa'yo. Pero sila hindi nila dinikit. Diba?
Kasi sa iniisip nila, eh, sa iniisip nila, ah, di bali na kahit hindi kami mapasama doon sa mga games, basta nakuha ko yung sub niya, ganyan. Pero siya hindi nagbigay, hindi niya binigay, hindi rin siya nasali sa mga games, pero nakuha niya yung 13 sub ko. Nakuha niya yun, ay yung isang sub ko doon sa 20 katao. Ganyan, pero bahala sila sa buhay nila, di ba? Kasi, pag ganyan, kailangan kasi magbigay ka at mag-give and take ka. Hindi nag-give, kuhanin mo lang sa kanila sa iba. At saka, ano naman yun? Sub lang naman yun. Mabigat ba ibigay sa tao yung isang sub mo? Yun? Sana hindi ka nalang sumali. Hindi ka nalang sumali kung yung isip mo ay mandaya na lang doon na kuhanin mo yung mga sub-sub ng mga tao. Siyempre yung 20 na yun, siyempre out ka na doon isa, so ang 19, papasok sa'yo yung 19 na hindi madaya. O ikaw, dinaya mo yung 13. Pito lang yung inisub mo, sub mo. Pero nakakuha ka ng 19. Pero yung binigay mo sa kanila, pito. Lukuhan niya. Kahit saan may manluloko nung, sus, Diyos ko, kara, yun lang. Parang mga demonyo talaga. Ewan ko ba't may ganun? Yun lang. Pagdamot yung isang tusok na dun sa iba, tapos kuhanin mo yung kanila, ay naku, kahit pa magkaroon ka ng ma-monetize, kahit magkaroon ka ng 100,000 subscriber, kahit magkaroon ka ng ganun, pero sa isip mo, alam mo naman nanloko ka. Kalokohan? Siyempre, maghanda lang yung iba ng hanggang $300. But until $200 na may hahabol pa sa 15,000.